bahagi ng sulok ng mundo. Ayan, shoutout lang po muna tayo before, ay, okay. Raymond muna pala tayo, no? Ayan. Itatawagin po muna ako na para maganda po yung opening ng gabing to at maganda po yung simula natin. Itatawagin po akong tao na siya po yung para i-bless po tayo ni God sa gabing to. Okay, wala pong iba. Kundi si Ma'am Dolores. Hi, Ma'am. Okay. Iyukop po natin ang ating mga ulo at dami natin ang presensya ng ating Panginoon. In the name of the Father, and the Son, and the Holy Spirit. Amen. Yes, Lord Jesus, maraming salamat, Panginoon, muli sa gabing ito, Panginoon, na pinagkaloob mo sa amin. Papuri sa iyo, O Diyos, sa kaligitan. Glory to God, glory to Jesus. Panginoon, muli sa mga sandaling ito, humihingi kami, Panginoon, ng kapatawaran sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sa iyo, Lord. Ganun din po sa mga pagkukulang namin sa aming kapwa at kapatid, Panginoon. Minsan pa, Lord, ibuhos niyo po, Panginoon, sa amin ang iyong banal na dugo mula sa aming mga ulo hanggang sa aming mga talampakan. Upang lubusan po kami maging malinis at maging karapat, dapat kami sa paglapit namin sa iyo sa kaping ito, Panginoon. Yes, Lord, at maraming maraming salamat po muli sa pagpapatawad mo sa amin. At minsan pa, Lord, sa mga sandali ito, muli po hinihiling po namin ang patnubay na yung banal na Espiritu, Panginoon, sa aming gagawing pagsasanay ngayong gabing ito, Panginoon. Iunat niyo po, Panginoon, ang mapagpalang kamay at pagpalain niyo po kaming lahat. Saan nang po naroroon ang bawat isa sa amin, sa mga sandaling ito, Lord, sampo ng aming mga pamilya, Panginoon, na wala dito, Panginoon. Yes, Lord God, maraming maraming salamat, Lord. Minsan pa, Lord, sa mga sandaling ito, patuloy po namin hinihiling ang iyong gabay, Panginoon. At itinataas din po namin sa iyo, Lord, ang taong magsasalita ngayon, Panginoon, at magbabahagi ng kanyang karunungan at katalinuhan na nagmula sa iyo, Panginoon. Basbasan niyo po, Panginoon, ang kanyang mga labi upang lahat ng mamutawi sa kanyang mga labi ay aming maunawaan at maintindihan, Panginoon. Ganun din po kami mga makikinig din po, Lord, ngayon sa training namin ito. Basbasan niyo po, Panginoon, ang aming mga puso at isipan, Lord, nawa lahat ng aming napakinggan ng mga katuruan ngayon, Panginoon, ay aming magamit sa mga activities namin araw-araw, Lord, sa aming ginagawang pagninegosyo. Yes, Lord Jesus, maraming maraming salamat, Panginoon, muli. Lord, thank you, Lord, sa oras na ito na ipinagkaloob mo sa amin na lagi tuwing Miyerkules, Panginoon, para marami kami matutunan at lagi namin magawa ng maayos ang aming pagninegosyo. Yes, Lord, and maraming salamat, Panginoon. Ang lahat ng ito, Lord, ay aming samot dalangin sa pamamagitan ng matamis at dakilang pangalan ni Jesucristo, na yung bugtong na anak naming Panginoon at tagapagligtas kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Ang Father, Son, and the Holy Spirit. Ayun, thank you po. Thank you po, Ma'am Dolores, sa praying sa napaka magandang prayer po. Good evening po pala sa lahat ulit. Binabati ko nga po pala, nandito po sa loob, sa loob po na via Zoom live po tayo. Yan. Good evening po kay Ma'am sa Achiever, Ma'am Jenny Arellano, sa maganda pong namin nag-prayer kanina kay Ma'am Dolores. Hello po sa napakabi namin Sir Nanding Pereira. Hello po sa mentor po namin si Sir Briggs, Sir Carlos na on duty po. Maraming salamat po at nandiyan po kayo. And then Sir Delante, kahit pagod dyan, nandiyan pa rin. Thank you. And then Sir Ramon Velo, idol. Hello po. Yan. Hello po kay Ma'am Mary Ann. Yan. At sa napakabuti naming founder kay Sir Mark ng Hits. Ayan. Kay Sir Harold from God's General po. Ayan. May guest po kami. Ayan.
And then kay Sir Nestor na napaka-busy. Hello po sa iyo, Sir Nestor. Salut po kay Sir Ardon. Hello po, sir. Kay Sir Reggie, salut din po. Nandyan po kayo sa kabila ng busy rin po at galing po sila ng activity nila kanina. Ayan, nandyan pa rin po sila. Ayan. And po kay sino to? Merpats, ayun po. Ayan. Kay Ma'am Jenny Padere, hello po. Ayan. Sino po? Abo pa ka. Kay Gold Eric, hello sir. Kay Ma'am Anne, hello po. Diyan. And then kay Ma'am Ray, nagpe-prepare na po. Hello po sa inyo lahat. And then sa kay Ma'am Isa De Leon from Gold. Kay Ma'am Isha ng model ng Kratos. Hello po ma'am. From Saudi naman po siya. At sa kay Ma'am Cherry from Hong Kong. Hello ma'am. Yan. Sana na hello po sa lahat ng mga OFW na napakasipag na andyan pa rin po yung commitment nila na kahit nag-work sila. Thank you so much. At nandyan lagi po kayo. At kay Ma'am Lizelle, isa rin po siya sa OFW from Saudi. Kay Sir Aldindo, yon from Saudi din. Wow, grabe. Yon. So hello po sa inyo lahat. Good evening, good morning, and good afternoon. Ayan. So, yun, bago po mag-start, pakilala lang din po ako. My name, Ma'am G. Mirabel. Nandito naman po ako. Ang nag-invite naman po sa akin dito ay kaibigan ko. Pero, yun nga po. Iba po yun. Kasi, di ba, pag sinasabi nila, pagkakilala mo, negative. Ayan. So, dati pa po akong ina-offer sa akin ng kaibigan ko tong business na to, pero syempre dahil yun nga po yung totoo na pag hindi mo talaga naintindihan, hindi mo gagawin. So matagal na to sa akin inaano, pero ayaw ko kasi hindi ko talaga naintindihan. Pero nung sumama po ako sa office, then napakinggan ko po, ang hindi ko po lang kasi makalimutan yung kay Sir Butchstadt. Ayun. So hanggang sa na-amaze ako na pag nagto-talk po talaga siya, talagang may inspire ka. And then, doon, medyo nagbukas po ulit yung pangarap ko na namatay na. Actually, parang ganun kasi ang nangyari sa atin eh. Sa, diba, pagbata ka, ang dami mong pangarap, ang taas-taas mo ng pangarap. Pero pag tumatanda ka na, parang namamatay pa pala. Kasi parang di mo na kaya. Parang nabaon ka na sa failure. Kumbaga, kaya ko ba to? Parang ang hirap, di ba? So, yung simula na lamang ko itong Saver Software System na to, na sobrang na-amaze ako nga. Oo nga, no, pag ginawa ko to, bakit hindi ko gawin? Kung sila nga kumikita, eh, bakit hindi ko gawin? Malay mo, kaya ko. Yung mga ganong kahit nagdadalawang isip ako sa sarili ko that time na yon na, pero sinubukan ko, pero isa na po ako sa kumikita ngayon. And then nagpapasalamat po ako sa nagdala sa akin dito. Before naman po ako dinala dito, dati po akong nail tech and then massage therapy. So kung halimbawa hindi po ako nadala dito sa business na to, isa po kami na sa talagang tinamaan ng yung wala talagang work. Bakit? Kasi bawal tayo humawak eh, 'di ba? So yung massage therapy, bawal ka humawak sa tao. Sa nail tech, bawal ka humawak din ng tao, 'di ba? So napakahirap ng work ko noon kasi nga talaga sila rin po yung trabaho ko dati na dating dapat pa babalikan ko, isa po sila na nalugi at nagsarado ng tuluyan. So napaka-thankful ko kasi nadala ako sa negosyong 'to at unti-unti ko pong inaral ng negosyong 'to at maraming salamat po sa nagdala sa akin dito. Ayun, walang iba nung yung mentor ko po, si Ma'am Ray. Thankful ako nun. And then, thankful din po ako kay Sir Briggs na lagi pong nandyan, ginagabayan ako. And then, ayun, bago naman po tayo mag-start, sana po lahat po ng nandito para mas masarap magsalita, para masarap po magturo or masarap po mag-share
ng kung paano niya nagagawa, 'di ba? Sana po naka-open cam, pero sa mga nag-work naman po okay lang din po kasi alam naman po, naiintindihan po namin. Pero sana po sa mga ano, mas maganda po naka-open cam po tayo, tama? And then ano lang po din po sana, panatilihin na lang po sana naka-unmute kasi ay naka-mute kasi po ano, para tuloy-tuloy lang po yung magto-talk na hindi po nadi-distract. Ayun, so kung mas maganda rin po, meron kayong pen at saka notebook para kahit pa paano meron, ano, ma-take note nyo po yung mga mahahalagang bagay na napaka maganda yung kasi, ay ito pwede ko itong gawin kasi nagawa niya nga eh, di ba? So makinig lang po tayo sa mga taong nakakagawa. And then, ito po, then meron pong makikita nyo dyang pen sa ano, sa screen nyo, wag nyo pong gagalawin yon para hindi po nadidistract yung magtotalk ngayon yun. Okay po. And then, sana po makinig po tayo, tapusin po natin hanggang dulo kasi meron pong surprise sa dulo eh, di ba? Ayun. So, sa lahat po ng mga ano dyan, sa mga visitor po, welcome po kayo sa Saviors Powerful and the Hits Team po. Ayun. So, ang tatawagin kong to, malupit to kasi parang masabi ko malupit kasi etong taong to, believe ako sa kanya kasi sa kabila ng yung sobrang yung mahina po na sobrang proud ako sa kanya kahit yun nga yung sinasabi niya sa akin, mahina pandinig niya, mabagal siya makapick up, pero bakit niya po nagagawa yung business na to at napaka ano eh, napaka kumbaga mahahanga ka sa kanya, ikaw nga perfect yung tenga mo, perfect yung galawan mo, magaling yung pag-iisip mo, why not, di ba, na bakit di mo magawa? So itong taong to ganun siya ka kung ano, ganun po talaga siya na decidido matuto yung business kung paano gawin, kung ano, take action po talaga. So, ganun siya kagigil. So, doon ako mahanga sa kanya na kahit ano, walang excuses sa kanya eh. Kailangan gawin ko to, ganyan. Kung ano po yung ano, ang lagi niya lang po sa akin sinasabi, magtanong ka kung di mo naintindihan. Kahit alam mo, magtanong ka pa rin. Bakit? Kasi meron kang mga bagay na akala mo, alam mo, pero hindi mo pala alam. Ganon lagi ang sinasabi ng taong to. Kaya sobrang proud ako sa taong to dahil lagi niya akong ginaguide. And then, ayun nga po, lagi po akong nare-remind ng taong to na ikaw, may tao ka na, dapat i-handle mo ng tama, dapat ganito. Lagi po siyang ganyan, nagre-remind sa akin na yun, sobrang pasasalamat ko kasi marami siyang mga learning na binibigay sa akin. Pero ayun nga, sa kabila ng kapansanan niya na lagi niyang sinasabi, pero yun nga, ikaw nga, nakakaingit ka kasi dalawa tenga mo eh. Kaya nga, ano, kahit pinagtatawanan ako, okay lang sa akin. Basta't ginagawa ko yung negosyong to. Pero eto, dahil sobrang proud ako, yun nga, siya na rin po magpapakilala sa sarili niya. Ayun, walang iba po kay Ma'am Rain. Nais naming marating tuktok ng mga bituin, di kami titigil. Yan, hello po. Naririnig po ako. Okay naman po. Okay. Ito, okay lang po ba yung boses ko? O lakasan ko pa? Okay. Yes, okay naman ha. Kakalagitin o. Uy, sigaw ka na. Ang gala ba? Kasi wala kang naririnig eh. Okay, yan. Okay. Sige, ganito na lang yung boses ko. And ayun lang din po. Maraming salamat po sa lahat ng participants. Imagine mo, 28 million tayo ngayon. Yung 28, maghimpit to. Joke lang.
Yun, and then ano lang din po, sobrang napapasalamat po ako kay Sir Mark na inatasan niya po ako mag-talk ulit. Diba, nakakamiss pala no, pag once na ano, nakasanayan mo na siyang mag-talk. Kumbaga, dati hindi ko naman ugaling magturo, diba? So, ayun, kahit pa paano na naititrain niya pa rin ako sa ganito kasi hindi naman po talaga ako sanay magsalita sa maraming tao. Kaya ko ikaw po, nahihiya ka ngayon. Pag once na sinatasang kang mag-talk, mas go ka. Kasi dito ka po matututo kung paano marap sa tao. Ito, sa una lang po, mahihiya ka. Ako hanggang ngayon, kinakabahan pa rin po ako. Diba, iniisip ko, hindi tayo nasa ano, parang iniisip ko, actual po tayong nagkikita. Diba po? Ayun, ang dami natin. Mag-share screen na lang din po ako para at least, ano. Ay. Ayun. Dito kasi yung aking pakilala. Yan. Ayan, ito, mag-aano lang din po ako. Ayan. Welcome to His Mastermind. Sobrang pasalamat tayo kasi nagkakaroon tayo ng ganitong Zoom. Kasi kung sa iba po yan, sa mga ibang mentor or sa ibang grupo, so hindi po sila nagaganito. Diba? Kaya sobrang swerte natin kasi walang sawang magplano yung mga grand uplines natin na para matuto po tayo. Tama? And then ito, sinakandak po nito every Wednesday po. Alam ko po, ang buong week natin, may mga ano po yan, may mga schedule na po yan. Kaya hindi po kami, kaya wala kang idadahilan na hindi ka matututo. Kasi araw-araw po, meron po tayo yan. Alam ko bawat grupo po yan meron. Kasi kami dito sa Kleitos, meron po kami. Ayan. And then, magpapakilala lang din po ako. Ayan, my name is Renaline Labaw. Dati naman po akong steward. Pero bago po ako naging steward, naging factory worker po ako. Kung bagay steward po, pangalawang trabaho ko po siya. Okay? And then, ang ano lang din po dito, ginagawa ko sa part-time. Okay? Hindi naman po ako yung sumali po ako dito. Nag-resign po ako. Hindi po. Kumbaga, 3 weeks bago po ako nag-resign. Bago po ako nag-resign dito, lakasan lang din po ng loob. Kasi sobrang nakakapagod lang din po para sa akin lang po. Ang hirap po ipagsabay ang negosyo saka yung trabaho. Sobrang hirap po kasi nahati po yung oras. Tapos nagtitinda pa ako ng lugaw. So sobrang gipit po talaga that time. Kaya wala akong ginawa kundi kumayod ng kumayod. Kaya kailangan, pag once na pumasok ka sa ganitong negosyo, kailangan din po talaga na magdi-decision ka na ano na kailangan mag-focus talaga. Pero kung kaya mo naman ipagsabay, wala naman problema. And then yung taong nagdala po sa akin dito, si Sir Beg, totaling hindi po kami talaga magkakilala. So nagkakilala lang din po kami sa Tantan. Kaya din po kami nagkakilala and then wala po akong alam sa ganitong negosyo. Pero dati po akong sumali na sa ibang network. Okay, pero yung nga, pinasali lang ako, pero hindi po ako kumita. For accounts po ako doon that time. So, hindi ko na rin din po ipapangalan kasi alam ko, nag-iba na rin po yung pangalan ng company nila. And ang magandang part po, sa ganitong negosyo, full-time na rin po ako. Kaya na full-time po ako dito, one account po ako. Kaya wala rin naman po akong pera, nakatulad niya na may nilalabas na some 15 branches. Ako po, wala po, one account, full-time, seryoso, kayod. Kumbaga, nakita ko lang din po yung vision na kung ano pwede mangyari po sa akin dito. And then, naging consultant sa rin po ng company natin. Ito po, nakukuha yung award na ito pag once na consistent ka pong nag-maintain. Consistent ka pong mag-maintain. Ito po yung unang-unang award na nakuha ko sa company. And then, ang magandang part, kahit paano, naging savior, top earner na rin po ako. And then, naging hit top earner na rin po ako kahit paano. And then, naging previous best director na rin po ako. 3 months po ako sa company. Naging ano na rin po ako. Naging maga po ako nakilala na dahil lang sa best director po. And then, founder of the generals na rin po. Meron na rin po akong tinatayong grupo. Na ako po ay bago. Wala pa po akong
tao, talagang daladala ko na po yung God General hanggang ngayon po. And then, ang magandang part po nito, mas maganda po, take note, kasi po, tawag dito, napaka-importante po na meron kang copy nito. Ibalang araw po, ituturo mo rin po ito sa tao mo. Okay po? Kaya mas maganda po na i-take note nyo po. Ang topic po natin ngayon, ayan, ABC to success. Okay? ABC to success. Actually, yung napag-aralan ko to, siyempre hinanap ko rin sa YouTube. So, experience. Na-experience ko na rin pala siya. So, ito yung binigay po sa akin ni Sir Mark na i-present ko raw through na-experience ko siya. Okay? Ano po ba yung tatlong letter na to? Ano ba yung meaning nito para mag-success ka? Okay? Unang-una, letter E. Okay? Ano ba yung letter E? Attitude. Dito sa ano, sa topic nito, sa attitude, kahit hindi ka po nag kahit hindi ka po nagnenegosyo, kahit sa trabaho mo kailangan po ng attitude. Una-una, ito yung wag magkakaroon ka nito. Acne. So ibig sabihin po ng acne, alam ko na yan. So ano, tawag dito, ito yung karamihan na maraming hindi nagsasucces. Kasi ano po eh, at ako, aminado ako. Nag-acne din ako kasi yung nakita sa akin. So hindi ko na pala alam na ganun na pala yung nagiging attitude ko. So, na ano ko lang din po, totoo talaga eh. Ito, kumita ka ng malaki, naging kilala ka rito. Ito yun na wag kang magkakaroon ng ganito. Kahit nasabihin mo na nalagpasan mo na yung apply mo, nalagpasan mo na yung mentor mo, ito yun na wag kang magkakaroon ng ganito. Bakit? Tandaan nyo po, tawag dito, hindi ka magiging magaling dito, hindi ka matututo dito, hindi ka kikita dito, kung hindi dahil sa taong nagdala sa'yo dito. Kung saan ka nagmula, tumingin ka ulit. Tumingin ka kung saan ka nagmula. Yun yung wag na wag mawawala sa'yo. Kahit nasabihin mo hinahangaan ka ng maraming tao, kahit na pinupuri ka ng maraming tao, ito yung wag na wag na, alam mo yun, kasi maraming ganito. Marami ako nakilalang, pag narinig yung mga top earner, ayun, naging acne raw sila, ganito nangyari sa. So, ang magandang part, sinasabi nila sa atin na wag tayo magkaroon ng ganitong attitude para hindi natin tularan. Kasi ito po yung ikakabagsak mo. Kasi meron kasi na ito, minsan, naku, doon na lang tayo, alam ko na yan. Alam mo yun, paulit-ulit yung SLC, paulit-ulit yung, meron din po kaming mga meeting sa grupo, meron din po kaming mga, meron tayong mastermind. Yung week natin, merong schedule yan, naku, alam ko na yan, paulit-ulit. Pero ang hindi mo alam, iba-iba po yung binabagsak yan. Kaya lang din po namin itinuturo sa inyo ng paulit-ulit, kasi nga po, hindi pa talaga natin alam. Nag-aalam-alaman lang din talaga po tayo. Parang sa trabaho natin, ako minsan, tawag dito, minsan pasikat din ako sa trabaho ko eh. Kaya sabihin mong, minsan ganito tayo eh. Kahit na hindi natin alam, tapos sasabihin natin sa boss natin, yes sir, alam ko na yan. Pero pagka ikaw na, paano nga to ulit? Diba? So kailangan maging humble down. Kailangan maging kahit sasabihin mo, ang dami mo nang alam. Ako nga minsan nasabihan na lang na apoy. Ano ba naman yan? Parang hindi mo naman alam. Bakit? Kahit nasabihin mo alam ko, nagtatanong pa rin ako, tama po ba ito? Tama ba dito ko siya ilalagay? Tama ba yung yung present ko up? Tama ba yan? Yun, ganun talaga ako katanong. Bakit? Para hindi po ako napapahiya. Diba? Para hindi po ako na napagtatawanan. So, kailangan mo talagang magtanong na kahit na alam mo sa sarili mo tama yun, pero pag once pinanood ka na apply mo, sablay pala. Diba? So, kailangan po alisin po natin yung ganitong attitude hanggat maaga. Kahit nasabihin mong mas magaling ka na sa apply mo, kahit nasabihin mong mas mataas na yung learning mo sa apply mo, so hindi po pwede. Diba? Pwede. Kasi dito naman walang nauna, walang nauli. Pero yung
kahit sabihin mo na ano, basta yes, ano ka pa rin, kumbaga humble down ka pa rin sa upline mo. Diba? So, tanggalin po, wag po tayo magkaroon ng ganitong attitude. Okay po? Ito po yung pinaka number one na maririnig mo kahit kanino yung top earner. Ayan po talaga yung tinatanggal namin kasi nga, pag once nagkaroon ka na ng ganito, tanda mo, hindi ka po kikita. Totoo po yan. And, knowledge. Kailangan po dito, knowledge or learn. Kailangan po may ugali ka po dito na ano, na palagi kang nag-aaral. Palagi ka po talaga nag-aaral dito. Kasi kahit sabihin mo kung ano man yung background mo, kung matalino ka, advantage mo yun. Kung nakapagtapos ka, advantage mo po yun. Pero iba rin po yung pinag-aralan mo sa pinasok natin ngayon. Kasi marami ka po dito hindi alam. So, pero ang mindset natin, alam po na. Kasi, awan ko na ako na dito yung, may isa akong kaibigan, member na rin siya. Oh, naku. Alam ko na yan, bis. Alam ko na yan, huwag mo lang turuan. Diba? Kung alam mo na, o, tinin tatlong may-ari. Diba? Hindi niya nga alam. Diba? So, dapat talaga, ano, kailangan talaga aral. Yan sila, Sir Mark, nag-aaral pa yan. Yung mga BOD natin, nag-aaral pa rin po yan. Bakit? Kasi nga, ano, kailangan matuto kung gaano pa itakaganda yung negosyo po natin, sa grupo natin, kung ano pa yung mga bagay na kailangan natin matutunan. Okay po? Ikaw, kung marami ka na natututunan, di ba, advantage may, pero kailangan pa rin pong mag-aral dito sa negosyo na meron po tayo. Okay? Kahit ako, nakakainisip nyo, Sirin, ang galing, Sirin, grabe, pero kung tutusin, wow pa rin po ako sa learning. Napapa-mentor pa rin po ako. Bakit? Hindi, kahit kasabi mo, alam na yan, pero may mabagi ka pa na hindi pa na ituturo sa'yo na upline mo. Hindi pa yan lahat nakukuha mo, hindi pa po. Kaya kailangan ka pa rin magtanong, mag-aral. Eh, di kung busy upline mo, hindi YouTube. Ang dami sa YouTube. Yun sa ano ni Sir Mark. Ang dami ako ha. Pag wala po ako nakakausap, kasi binibigyan ko rin po yung time ko. Pag once na alam po sarili ko na wala man lang nagre-reply, wala man lang, nag-aaral po ako. Pinapanood ko yung mga video ni Sir Mark. Sabi ko, ah, okay, ganito. Kasi, hindi naman talaga natin nakakadisado yung mga yun. So, kailangan pa rin po talaga natin mag-aral. Okay? And then, kailangan wala kang ugaling full cup. Ibig sabihin ng full cup, kailangan po, ano, tawag dito, lagi kang ano, dapat lagi ka po empty glass or empty cup. Bakit? Kasi pag once na full cup ka na at ano, tawag dito, pag may mabagay ka na gusto mong malaman, wala na. Kumbaga natatapon na lang yung learnings mo. Dapat kailangan kahit na may mabagay ka na natututunan, dapat po laging walang laman yung ano mo, yung mindset mo. Kasi ano yan eh, pag once na napunong-puno yan, nandiyan na yung time na ano eh, na nalulumoral ka, parang punong-puno na, pero hindi mo naman ginagawa, di ba? So, kailangan, ito yung laging sinasabi sa na-upline ko rin, dapat kailangan lag na empty glass, isa lang po yun. So, kasi pag once na ano, minsan kasi nawawala ka na ng ganang umaten ng training. Kasi bakit punong-puno na yung mindset mo, pero alam mo yun, parang iniisip mo, alam po na yan. So, tanggalin po natin na kailangan, dito sa negosyo natin, kailangan po lagi kang, ano, empty cup. Okay? Para at least masalin. Okay po? And then, application. Ito po yun. Pag once na may mga bagay po tayo na natututunan dito sa negosyo natin, kailangan po talaga natin i-apply. Hindi pwede na narinig mo lang, napanood mo lang, pero kinabukasan, hindi mo siya apply. So, hindi po pwede ganun. Kasi meron kasi kadalasan na, ngayon nakarinig, oh, grabe talaga, gagawin ko nga to. Pero yun nga lang, pagising sa umaga, tulog ka. Eh, alam mo, tipong pagising mo, nag-pray ka lang, tulog ka pa. Diba? Ilang beses na yung nangyari po yan sa akin. Alam mo yun, siyempre may 10-5-5-3-1 tayo, tama. Mapipay ako.
7, tapos habang nagpe-pray po ako, pagising ko 10 na. Diba? So yung gusto mo, pinapakinggan mo kagabi, hindi mo siya na-apply ng maaga. So kailangan po, lahat po naman na pag-aaralan po natin, marinig nyo po yan sa mga mentors nyo. Hindi pwede na, ano, hindi pwede na naririnig mo lang. So kailangan mo siyang i-take action. Totoo po yan. Kasi hindi pwede na, bakit ganun? Walang nangyayari sa akin. Bakit ganun? Ganito, ganyan, ganyan. So ang tanong, nagagawa mo ba siya? Or ina-apply mo ba siya? Diba? And then, ang magandang part nito, letter B, ayan, belief. So ano po yan? Meron ka po bang tiwala sa sarili mo? Diba? Pag once na, ano, kahit saan naman siya, kahit hindi naman dito eh. Diba? Ito. Yung sa mga ano po, sa mga OFW. Hindi ka naman po mag-a-abroad yan kung wala kang topic, wala kang tiwala sa sarili mo na kaya mo. Kailangan malakas ang loob mo diyan pag wala nang nag-abroad ka. Bakit? Hindi nyo po alam kung sino yung magiging amo mo. Hindi mo alam. Minsan nga, apply natin ganito, tapos yung pala, be it. Ang apply mo, caregiver, ang bagsak mo, di ba? Katulong pala. Kasi naranasan po yan ng ate ko. Ako muntik ng mag-abroad talaga. Kaya pala ayaw paris na ate ko. Sabi niya, wag ka nang sumunod. Pero malakas ang loob ko. Gusto ko umalis. Bakit? Ang mindset ko is malaking kitaan. Pero mali pala. Sabi niya, wag ka nang sumunod. Eh, ako kasi may ugaling matigas talaga ulo ko. Aalis ako. Kaya nga may passport ko ako eh. Kasi nga nandahin doon. So, alam mo yon na sa sobrang ano ko, yun na, talaga hindi talaga ako kanina ng kapatid ko. Yung pala, taga, alam mo yung bruha tawag niya, bruhang tawag ng ate ko din sa mga amo niya. Bakit? Maldita. Maldito. Pati yung mga, ano, yung mga anak, kasi ano daw yan eh, alam ko depende sa amo talaga na mapupuntan. Yun yung sinasabi sa akin ng ate ko. Kaya sabi, ay ganun ba yun? Naku, kulot. Kulot kasi ang nickname ko talaga, kulot. Naku, kulot. Baka pag nandun ka, umuwi ka kaagad. Alam mo yun? Kaya may purpose kung bakit talagang hindi ako nakaalis. Okay, dalawang beses talaga mag-average sa Korea po, pero hindi po ako nakaalis. Kasi nga bakit? Malakas po ang loob kong lumayo. Yun nga lang, hindi ko inisip yung pamilya ko na may iwan dito. Diba, ang mindset ko lang pumita, pero hindi ko pala alam na meron pala akong mapapabayaang pamilya. Pero ang mindset natin, kaya tayo lalay sa pamilya natin para kumita ng malaki. Kasi nga, ang mindset po natin is kumita ng malaki, and ang mindset po natin, ang pagkakakitaan ng malaki na sa abroad. Pero hindi lang po natin alam na meron namang pagkakakitaan dito sa Pilipinas, hindi lang natin alam kung saan. Kaya kung ikaw, nandito ka sa Savior's Purple System, andito po yung malaking kitaan. Kaya ang swerte mo, sa taong nagdala po sa'yo dito, kasi nandito ka ngayon. So may purpose. Ito na po yung paraan para makawala. Kasi ano yan eh, kumbaga nakakulong tayo eh. Totoo naman po eh, wala naman po talagang nag-success sa ano, empleyado eh. Kung malaki yung kinikita mo, oo. Pero hanggang dun ka lang. Kasi pag nag-retired ka, magninegosyo ka pa rin naman. Malay mo ikaw, yung nasa OFW, baka ito na yung paraan mo para makauwi, para makasama mo yung mahal mo sa buhay. Diba? Malay mo, na ikaw na wala kang trabaho, malay mo, ito na yung makakatulong sa pamilya mo. Diba? So kailangan sa lahat ng bagay na gagawin mo, kailangan may tiwala ka sa sarili mo. Kasi pag wala kang tiwala sa sarili mo, lahat ng mga taong kakausapin mo, wala rin tiwala sa iyo. Kasi ikaw mismo, wala kang tiwala kung anong meron ka ngayon. Diba? So kailangan naramdaman ng tao na yung sinishare natin yung negosyo, it nararamdaman ka po talaga. Tama po. And then, you are worth a million. Lagi mong tatandaan, ang halaga mo is million. Diba? Ito, meron lang din po akong kwento. Natutunan ko rin dito. Ang ganda talaga. May isang mayamang tao. Mayaman talaga isang tao, parang siya may kumbaga sa yung pinakamalakas na ano, kwento lang din naman 'yon, pero naiintindihan ko talaga siya. Merong mayamang tao. Tapos meron siyang parang tauhan,
tauhan na, tauhan niya na malaki din naman yung sinasahod niya. Ngayon yung lalaki na tauhan niya, nagda-drive kasi sila. So yung nagda-drive po sila, na-aksidente. So na-aksidente po yung ano, na-aksidente po yung sila, na-aksidente. Yung mayamang tao, so dinala sa hospital. Hindi na sa hospital, ano po siya, nabulag. Kumbaga nagkaroon ng diferensya yung mata niya. So, tawag dito, hindi siya nakakita, kailangan ng mata. So, ang ginawa, sabi ng doktor, sir, total mayamang ka naman. Total, marami ka naman pera. So, hanap na lang po tayo ng pwede mong makuhaan na para ilagay sa mata mo na kasukat. Okay, ngayon, ang ginawa ng doktor, naghanap, walang makita. Alam mo yung ginawa na lahat ng doktor, wala pa rin sila nakita. Ngayon, sinlapitan ng doktor yung mayamang tao. Sabi niya, sir, wala po kaming nakita na kasukat ng mata mo. Pero meron pa po kaming hindi nalalapitan. Alam mo kung sino? Ikaw. Imagine mo, ikaw yung empleyado. So ngayon, sinabi nung mayaman, sino? Isa po siya sa isa po siya sa tauhan mo. Sabi niya ganon. Sabi niya, ganun ba? Sino yan? Sige, lapit mo sa akin. Ngayon, ikaw, kinausap ka ng boss mo, na sabi niya, umuwi sila sa bahay nila. Iho, okay lang ba? Ibigay mo sa akin ang aking mata para makakita ako, di ba, huwag ka na, bayaran kita ng 5 million. Ibibigay mo, hindi. Siyempre, hindi. Ngayon, ang ginawa ulit, iho, gagawin ko lahat, ibigay mo lang sa akin yung mata mo, bayaran kita ng 10 million. Siyempre, hindi rin. Ang tanong, papayag ka ba? Yan nga, ang buhay nga natin is million. Pangatlo, iho, parang awa mo na, sabi ng mayamang tao. Ibigay mo na sa akin yung mata mo para lang makakita ako, babayaran kita ng 200 million. Sabi nung mayamang tao. So ngayon, sabi niya, hindi siya pumayag. Bakit? O itagalin natin yun. Kumbaga kasi tayong bilang tayo, kasi million tayo. So isipin mo na lang, diyan sa kinatatayuan mo, na napapakahirap ka kung nasaan ka man, halagang 10,000 ka lang po ba every month? Diba? Hanggang 15,000 ka lang po ba every month? Hanggang 20,000 ka lang po ba every month? Hindi ba hindi? Ito, sa Savior's Powerful System, kayang ibigay yung pangarap na gusto mo. Diba? Kaya nga dito talaga, kung ano yung mga bagay na isisingil sa ating kidney, heart, diba? Alam ko, yung mga napapansan, kidney, at ganyan. E diba, ang mahal pag binili. Bakit million po kasi tayo? So isipin mo na lang, na kung nasaan ka ngayon, kung ano man yung tawag dito, pinaghihirapan mo o kumakayod ka, ang tanong, hanggang minimum ka lang po ba? Pagkatapos pang mabuhay ng ilang taon. Diba? So kailangan isipin po natin yun na hindi halagang ganun lang po tayo. So mahal po yung buhay natin. Diba? Huwag po tayong papayag na inuutos-utosan na lang po tayo. Huwag po tayong papayag na habang buhay na may amo tayo. Kasi bakit? Yun nga yung lagi ko naririnig eh. Hindi naman ibibigay ng... Kapag sa empleyado, hindi naman ibibigay yung pangarap na gusto mo. Kaya lagi mong iisipin sa sarili mo, malaking halaga ka. Okay po? And dapat may tiwala ka sa company. Kasi diyan mo malalaman pagka once na may tiwala ka sa company natin,
dito sa company, sa Unlimited Network of Opportunity International Corporation, ang hataw mo po dyan is 100%. Parang ikaw, kung matagal ka na sa work mo, ibig sabihin, mahal mo yung trabaho mo. So anong meron kang katungkulan ngayon, talagang inano mo yan, talagang sinanabaho mo, bakit mahal mo po yung ginagawa mo. Diba? So kailangan maniwala po tayo sa company natin. Imagine mo, mag-15 years na po yung company natin, pero hanggang ngayon nakatayo pa rin, number one. Diba? So kailangan 100% maniwala tayo sa mga BOD natin. And then, sa mga product. Diba, may mga product po tayo. Maniwala tayo sa product natin. Marami na kasi mga, ano yan eh, marami na po yung mga na, atawag dito, testimony. Diba, marami na po mga testimony yung mga product natin. Kasi pag wala kang tiwala sa product natin, wala rin bibili sa'yo. Diba, ako, user ako ng max out. Pag once na sinabing ganito, kaya ko sagutin. Yes, sir. O, diba? So, dahil bakit user eh? And then, dapat naniniwala ka rin sa sistemang meron tayo sa grupo. Diba? Kung ikaw po, nandito ka na, kailangan mo maniwala sa sistema natin. Bakit marami na pong nakakagawa? Diba? Marami na pong nakakagawa. Upline Mark, Upline Ria, diba? Yung mga grand uplines ng Savior, diba? So, yun na lang yung tignan natin. So, kung ano yung mga bagay na nangyayari sa kanila, yun yung mga bagay na pwedeng mangyari sa atin. Alam mo ba, eto lang ah, sabi ko nga eh, ako kasi mahilig ako, hindi naman ako mahilig mag-Facebook, hindi po, through Messenger lang talaga ako. Laging napapapap sa akin yung Facebook ni Upmark. Kwento ko lang din po. Sabi ko, grabe, masarap naman ang buhay nila. Alam mo, yung parang kahit hindi na lang siya mag, kahit hindi na siya mag-invite, eh. Bakit? Unlimited income na siya. Ikaw ba naman, araw-araw, 16,000? Araw-araw, 16,000. Dinaig mo pa yung sahod. Hindi ka namin marinig, Ma'am Rain. Ayan po, narinig naman po ako. Okay na po, no? Yes. Yan, mabuti may backup ako. Ayan, yun, tawag dito, maganda po na ano na maniwala ka sa sistema ng grupo, maniwala ka sa taong nagdala po sa'yo dito, kasi hindi ka naman po papabayaan ng taong magpasok sa'yo dito eh. Kaya kailangan mo lang din pong maniwala sa company, sa product, sa sistema at higit sa lahat sa Panginoon. Diba? So, kasi hindi ka naman ilalagay dito ni Lord kung hindi ka naman dito, kung hindi ka para dito. Lagi mong tatandaan, hindi porket na hindi ka pa kumikita, hindi porket na matagal ka na dito, hindi porket na hindi mo pa alam yung mga bagay na kailangan matutunan, hindi porket na sila nauuna, sila may award, sila top earner, wag mo pong iisipin yun. Pag ikaw nandito ka talaga, para dito ka po talaga. Ang kailangan mo lang tuloy ka lang po. Huwag na huwag pang susuko kahit anong mangyari. Kasi naglabas ka na rin naman, 'di ba? Huwag mo na siyang
Huwag mo na siyang pakawalan. Lalo na pag lalo na na malaking pera na yung malaking pera na rin yung nailabas mo. So huwag mo sasayang yung opportunity na nakita mo ngayon kasi hindi ka naman gagamit ang Panginoon ng tao or instrument na makita mo ulit ito. So kaya naggumawa siya ng paraan para mabumalik ka rito or makita mo to or makapasok ka dito. Siya talaga ang gumawa nun. So hindi po natin ginusto yun, pero may mga bagay talagang biglaan na nangyayari sa atin. So yun nga, ang swerte mo dahil nasa tamang tao ka na, nasa tamang company ka na, diba? At nasa tamang grupo ka pa. Okay po. And then letter C, last na po ito, is commitment. Kahit hindi dito sa negosyo, pag ikaw may pangarap or may tinatagit kang goal, kailangan may commitment ka. Tama po. Hindi pwede, for example, sa trabaho natin, gusto mo maging team leader. So, kailangan mo mag-commit yan. Kailangan mo gawin lahat para makuha mo yung team leader. Diba? So, kung gusto mong, halimbawa, gusto mong maging manager, siyempre gagawin mo lahat para maging manager ka. So, dito sa Savior's Power System, so kung gusto mong mag-15 account, di ba, kailangan mo mag-commit, kailangan mo gumawa ng paraan para mag-15 account. Di ba? So, hindi pwede kasi na pag sinabi na ng apply mo, limbawa rin, pasok ka ng Zoom, hindi mo pwedeng sasabihin na I will try. Hindi mo pwedeng sabihin ng I will try. Bakit? Negosyo nyo po ito. Kahit anong mangyari, kailangan mong bigyan ng konting oras. Kasi naniniwala po kami na imposibleng kahit isang oras or 30 minutes, imposible po na wala po kayong time. Kasi pag once na break time mo, yun na po yung time mo na ano, timing. Hindi pasok mo yung negosyo. Hindi yun yung time na papakausap sa upline mo. Yun yung time na mag-aaral sa may mga pag-once na hindi ka nakatin ngayon dito, yung mga business partner po natin na hindi nakatin dito, may mag, diba naka-record po ito, pwede po ipasa dito sa ano natin, sa mga hindi nagkakamas ng oras. Diba? So, mas maganda po, ikaw mismo, dapat walang ano, hindi mo pwedeng laging sasabihin, try ko lang up ha. Hindi pwede kasi nga, kailangan mo mag-commit dahil nga meron ka tina-target na goal. Diba? Iba naman, sasabihin, I will do my best. Sige, gagawin ko yung mga kaya ko. Pag mali pala yun, no? Hindi pala pwede. Pag wala sa may tinatarget, parang ako, pag sinabi na applying ko rin, kailangan mo maging save stop earner. You up, gagawin ko yung mga kaya ko. Mali pala yun. Diba? Pag once na, ano, na, parang ano yan, eh, hindi naman pwede na pag once na, halimbawa, ikakasal ka. Tapos sinabi ng pare, ikaw lalaki, mamahalin mo ba ang babae habang buhay hanggang kamatayan? Di mo naman pwede sagot na, I will do my best. Hindi pwedeng ganun. Di ba? Walang ganun. So, ganun din po sa negosyo natin. So, kailangan dito, ang sagot mo lagi, I will do whatever it takes. Kahit anong mangyari, aakyat ka. Kukunin mo yung goal. Di ba? Para makuha mo to, kung ikaw po ay may trabaho, kumputin mo lahat yung oras mo kung saan ka libre. Doon mo ipasok yung negosyo. Di ba? Doon mo po ipasok yung negosyo natin. Or, kasi kung ikaw naman part-time, di ba may mga uplines naman po yung bawat isa rito eh. So pag once na busy ka, pasuyin naman yung ano ko, yung bago natin tutulungan. Ganun, di ba? Kasi ito, lagi ko narinig po ka-upline my fee. Tulad yung kanina, di ba, nag-talk siya din sa figures na ano. Ikaw, kung hindi ka nakasama ngayon, di ba, kailangan mo sumama ngayon, whatever it takes. Kung hindi man, kung ayaw man nila, ikaw dapat nandito ka. Di ba? May ganun. May ganun lagi. Maririnig mo yan kay Upmark lagi.
Kasi nga, yun nga, tama yun, hindi yung perang katumbas dito, kundi yung moments na magkakasama tayo, o, di ba? Ganon. Kaya dapat, yun nga, lagi narinig to, I will do whatever it takes. Ikaw po mismo gumawa ng paraan. Kung ano yung libreng oras mo, sabi mo sa upline mo. At ito yung libreng oras ko, 30 minutes lang. So, gagawa yung upline ng paraan para i-mentor ka, para ituruan ka. Diba? So, kailangan mo may commitment ka talaga. Diba? So, kailangan commitment ka rin sa Zoom. Bakit? Dito po tayo nag-aaral. Naalala ko dati, madali na nga po ngayon eh. Kasi dati po, no old normal, ne ano never na never po talaga ako ma-attend sa mga training. Bakit? Uhaw nga po ako. Uhaw po ako sa training lagi. Na kahit nasabi mo, alam ko na yung ganun bagay, pero gusto ko pa rin makinig kasi may mga part na magkasalita sila na ngayon mo lang siya narinig. Ay, oh, ano, tama eh. So, take note. Diba? Take note ka niya. Bakit? Para in case, may ma-encounter kang ganun na tao, diba? Alam mo na yung sagot. Wait lang, paano na pag-aralan ko ito ah? Diba? Pag sinabi ng kausap mo, eh, wala ka tong peri. Wala kasi akong time. Hindi ko yan mapupukusan. Eh, diba may masagot doon? Kaya wag ka talagang mawawala sa Zoom. Kasi nga, dito mo po marinig yung mga bagay na kailangan mong malaman. So, kailangan po, pagwat na ganito po, wag po kayo mawawala kasi hindi na po kayo mamamasahi. Diba yung pamasahi mo, pang load mo na lang o pang wifi mo na lang. Diba dito, kahit nga may sakit ka, pwede ka pa rin makinig. Bakit? Taktak mo lang headphone mo kahit na naka-headset ka. Diba? Pero yun nga, minsan kasi pag sobrang mataas yung lagnat mo, parang ayaw mo nang maingay. So, kailangan ng pahinga rin talaga. So, yun. Kailangan huwag ka mawawala sa Zoom kasi ito na lang po yung pwede namin maitulong sa inyo na kahit na malayo po kayo. Kung tutusin nga po, pwede naman magkita-kita eh. Pero, iniisip po kasi namin yung mga ka-business partner po namin na busy o hindi po namin nakakasama o malayo po sa amin. Diba? So, kailangan po, huwag po kayong mawawala sa Zoom. Kailangan commitment talaga. Tapos, kailangan may commitment ka rin sa upline mo or sa mentor mo. Bakit? Lagi nyo pong tatandaan, ang mentor natin or yung upline po natin, yan po yung vitamins. Tandaan nyo po yan, yan po yung vitamins natin sa negosyo. Kasi may mga, ito, maniwala ko o hindi, kahit makumikita ka ng malaki, malaki o kumita ka o hindi, nakakalumural. May time yan, malulumural ka, nalulungkot ka. Bakit? Puro negative. May problema dito. Tapos negative pakausap mo. Diba? So, kailangan mong magpa-kausapin. Ah, ganito, ganyan, ganito, ganyan. So, kailangan mong mag-open para at least kung saan ka nahihirapan, tutulungan ka. Kaya dapat po, mas maganda po na lalo na kung ikaw ay bago, diba? Kung pwede lang araw-araw eh. Araw-araw magpa-mentor ka eh. Ako, nung bago talaga ako, araw-araw mentor talaga. Kasi bakit? Mabagal po ako maka-pick up eh. Minsan nga sasaya, ano ba naman yan, Rain? 10 beses ko na nga tinuro, hindi mo pa rin nakuha. Pero ako, interesado po akong matuto. Kaya nga bago po ako marunong maglatag, mag-present, 3 months. Bago po ako natuto maglatag, 3 months po. Kinakabahan pa. Diba, ganun po ako. Kaya nga kung ikaw, bago ka, mabagal maka-pick up, or mabilis naman maka-pick up, andyan pa rin kung sino yung taong nag-direct sa'yo dito. Diba? Hindi pwede yung upline na mangungulit. Dapat ang ikaw po yung mangungulit. Kasi ang upline po natin, hindi lang po ikaw yung tinututukan yan. Diba? Marami po tinututukan yan. So, kailangan ikaw po yung mangungulit. Huwag niyo pong isipin na ayoko isurbuhin yung upline ko. Ay, busy yung upline ko. May mga ganong tao na ayoko isturboy na upline ko eh. Pero lagi nyo po isipin, obligasyon po namin, lalo na pag meron papakausap at bago ka pa lang. Pero kung matagal ka naman na at alam mo naman na, basta alam sa sarili mo na alam mo naman kung paano. So, habang busy si upline, hindi, gawin mo na lang din po. And then, pag once hindi na busy si upline, busy ka po ba? Pwede ba ako magpa-advise? Mga ganon. So, wag nyo pong iisipin, tanggalin yung ugaling
nakakaistorbo na tao sa upline ko. So, tanggalin mo po yung ugali niya ganun. Okay, mas gugusto yun po. Lagi mo po yung naririnig. Pagurin mo yung upline mo sa daming kausap. Diba? At saka, ano po, dyan po kayo matututo pag marami kayong kausap. Okay po. And then, tawag dito, ayun po, tapos na rin naman po ako mag-present. Thank you and God bless. Naway sana marami po kayong natutunan and kung ano po yung mga bagay na nakikita nyo sa akin ngayon. So, nagsimula lang naman din po ako dito. Okay po? Yun po. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa mga nakinig. Thank you po. Bigay ko na po yung mic. Ayun. Hello. Naririnig niyo po ba ako ng malinaw dyan? Pa-response naman ako sa may chat. Yes, kung sakaling narinig. Ayun. Ayun. Salamat po. Salamat. Anyway, una-una po sa lahat, maraming salamat, Ma'am Rain, sa iyong napakagandang pagbagsak sa amin ng ABC to Success. Actually, napakarami niyan. Honestly, kung sinulat ko nga kanina habang nagsasalita si Ma'am Rain, yung from A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, hanggang na D, sabi ko, simulan muna natin ng paunti-unti. So actually, I want to commend Ma'am Rain kasi alam mo yung parang tipong gumagaling na siya sa may pagsasalita. Di ba? Alam mo dati si Ma'am Rain, pagka binigyan mo siya ng topic dati, nahihiya pa yan. Pasabihin niyan, ay, bakit ako? Bakit ako? Di ba dapat siya na lang muna up? Siya kasi hindi pa ako up, huwag muna ako up. Pero imagine mo, di ba? Totoo yung kasabihan natin na kapag gusto mong gumaling sa isang bagay, kailangan mo siyang gawin ng paulit, ulit, 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 ulit. Ngayon, look at Ma'am Rain as of now. Just say to imagine, di ba? Hindi naman sa pag-aangat ng bangko kay Ma'am Rain, anything na ibigay mo rin topic, hindi lang kay Ma'am Rain, kay Sir Bregandale, okay, kay Ma'am Jenny, kay Ma'am Ria, kay Ma'am Mary Ann Bello, okay, kay Tita Dolores Ramos, kila Ma'am G, soon or later, pati pa yung iba pa natin mga leaders dito, pag binigyan mo sila ng topic, just say to imagine, di ba? Hindi sila magno-know. At sabihin na lang nila, yes, upline. Tapos, andun lang yung pinaka pwedeng i-review, nasa YouTube channel lang, babalikan lang, papanoorin, tapos sila naman yung magde-deliver ng ating sinasabi. Di ba? Ang galing. Congratulations, Ma'am Rain. And then, syempre, before po ako magdagdag dun sa sinabi po ni Ma'am Rain, hello nga po pala sa ating 25,000 participants po na nanonood po ngayon. Yan, especially po sa mga bago po at first time po sa ating Zoom gathering po na Hits Mastermind. Bali, ginagawa po namin ito, okay, every Wednesday, na kung saan para po mabigyan po ng kaalaman or ma-educate po ang ating po mga members. Kasi we just always said, once na nag-join ka sa ating negosyo, hindi po doon natatapos po ang negosyo po natin. Or doon sa may pagkaka-join mo, hindi po doon. Doon pa lang po nag-i-start ang aming serbisyo or ang aming trabaho. Kasi once na ikaw ay naging kasapi, once na ikaw ay aming naakay, once na ikaw ay naging member ng ating grupo, iduduplicate ka namin. Tuturuan ka namin ng mga bagay-bagay na aming kaalaman upang ikaw ay kumita. So all you need to do is just to involve yourself para kahit papano ikaw ay matuto. So anyway, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, bali sa, may mga first time ko sa ako nakikita, my name po is Mark Pulmano, former SM employee po ako way back nung ako ay bago din po katulad po ninyo. I'm doing the business po in full time is 8 years na po ako and counting na. Yan. And then in terms na rin naman po of resulta, kahit papano po may konting resulta na rin naman. And then yun, as of now, meron na rin naman po kahit papanong time freedom at saka financial freedom. So anyway, hindi naman ako yung bida. Maganda yung topic ni Ma'am Rain. Gusto ko lang din dagdagan yung ABC to success. Honestly po, napakarami po niyan. We have 26, if I'm not mistaken, alphabetic letters natin. Pero each one of the letter doon, meron yung specific talaga na word para maging successful. Pero ang tinapik lang natin ay tatlo. Kasi pag tinapik natin yung 26 letters, imagine mo, dami nun. Baka next week or next day pa tayo matapos.
So dagdag ko lang, una-una yung sinabi niya, attitude. Actually, ang ganda nung ano, ang ganda nung pagkaka, ang ganda nung ano, nung sinabi doon ni Ma'am Ray na ang isa sa mga bagay, okay, na dapat meron ka ay dapat yung meron kang magandang pag-uugali. Tama naman eh, 'di ba? Kaibigan, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, mag-agree ka man or hindi. Okay? Your skills will put you on top. Yung galing mo, yung husay mo, yung talent mo, pwede yan makapaglagay sa iyo sa rurok ng tagumpay. Tama ba? Pero ang tanging makakapag-maintain ng pagiging successful mo sa rurok ng tagumpay ay ang pag-uugali na meron tayo. Yes. 'Di ba? Marami kang nakikita. Marami naman talaga matatalino, magagaling, may skills. Meron talagang talent, meron talagang talent. Talagang ano talaga, skillful person talaga or skills person talaga. Okay? Talagang kaya talaga umangat. Pero ang tanging nakikita natin sometimes kung bakit sila nawawala sa rurok ng tagumpay ay yung pag-uugali na meron sila. Kasi sometimes hindi natin maiwasan. Baka mag-agree din po kayo sa akin. Hindi natin maiwasan. Pag talagang isang tao, sabi nga doon sa nabasa kong leadership na libro kay John Maxwell, sabi doon, kung gusto mo makilala ang isang tao, okay, subukan mo siyang bigyan ng kapangyarihan at bigyan ng kayamanan. Makikita mo ang tunay niyang pag-uugali. Yes, you heard me right. Yes, marami kang makikita na ganun. And then, the moment na ang isang tao ay nagkaroon ng bagay na ganun, kapangyarihan at kayamanan, at hindi nagbago ang kanyang ugali at ganun pa rin siya nung siya ay walang resulta pa or hindi pa nagkakaroon, ibig sabihin meron siyang magandang pag-uugali or magandang asal. With or without a camera o kaya nandyan naman or wala naman yung mga tao, ganun pa rin ang kanyang pag-uugali. Promise, kahit hindi ka magaling, kahit hindi ka matalino, kahit hindi ka magaling magsalita, pero pag maganda ang pag-uugali mo at marunong kang makisama sa mga tao na sa paligid mo, yan yung magdadala ng pagiging successful mo pagdating ng araw. Do you want to prove it to you? For example, hindi lang naman tayo. Sa company natin, sa buong Uno International, marami po sa top earner, hindi naman po sa nila lahat. Marami po sa international top earner, kung sino po yung mga kumikita ng malaki, hindi po sila matatalino. Hindi po sila mga graduate. Hindi po sila yung parang tipo na, alam mo yon, tali. Bakit sila nagkaroon ng resulta? Bakit sila yung parang tipo na naging icon or naging pinakamalakas kumita sa buong company rin natin? Because of their attitude. Yes, because of their attitude. Just try to imagine na lang si Applying Ray Potestad na lang. For example, ha, Applying Ray, yung ating currently top 1, si Applying Ray. Ay, top 2 pala yun, di ba? Si Applying Ray muna, yung ating top 2, currently top 2 ngayon as of now. Imagine si Applying Ray, di ba? Former security guard. Kung pagsasalitain mo siya, honestly, kung ikaw ay medyo high level talaga na mag-isip, parang iisipin mo, wala-wala lang yung sinasabi niya. Pero kung iintindihin mo mabuti, yung bawat bigkas ng salita, yung bawat bigkas ng kanyang mga binibigay na pangungusap, meron kang mararamdaman na tagos sa puso kasi galing yung sa may puso niya. Kasi yung pagiging humble talaga. Oo. Diba? Pangalawa, yung ating top 1, yung ating top 1, currently top 1, si Apeng Tarikirona. Just say to imagine, diba? Hindi rin yun graduate. Dating former, ano yun, BPO. Tapos naging front desk. Diba? Pero imagine mo na lang, hindi rin yun magaling way back nung siya nagsisimula. Pero bakit ganun kagrabe? Sorry, nabubulol ako. Bakit ganun kagrabe sila kumita? Mababa 7 figures sa kanila every month? Because of their attitude. Applying warrant Trinidad na lang. Former messenger from Davao. Nakita mo rin man siguro nagsalita yun sa buong grupo, di ba? Kung gaano kapayat. Di ba? Pero bakit successful sa atin? Napaka-humble at meron siyang napakagandang pag-uugali or 100% na pag-uugali. Isa pa, pinaka-immediate na lang, wag na tayo lumabas. Applying John Libuena Agua na lang. Imagine mo, our founder, Saviors Powerful System, si Applying John Lee. Chef John Lee, hindi siya masalita. Alam yan ng lahat. Hindi yan showy. Alam yan ng lahat. Kung
talagang gusto nga lang talaga niya, sa likod lang siya, gusto lang talaga niya, tahimik lang din siya. Pero imagine mo na lang to ha, kahit hindi siya showy, kahit hindi siya ganun kasalita, kahit may pagkamahinhin lang siya magsalita, pero imagine mo na lang, grabe ang resulta. Napaka-leverage. O imagine mo na lang, di ba? Napaka-leverage. Bakit? Meron siyang 100% na pag-uugali na napakaganda. Ang isa sa karakteristik ng ating founder na nakikita ko, marunong makisama. Oh, napansin ko yun. Kahit sinong tao ipakausap mo sa kanya, alam mo yung parang tipong kung sa umpisa, baka napapansin ni Ma'am Rain way back before siguro, yun yung isa sa mga napulot kong kaalaman kay Abjan Lee. Kahit sino ipakausap mo sa kanya, kahit galit na yung pakausap mo sa may harapan niya, after niya kausapin, mahinahon na, okay na. Hindi ko alam kung paano niya ginagawa. Pero sabi ko, anong klase mo? Anong meron? Alam mo yun, paglabas, pagkausap, after, okay na. Oo. Kumaga, meron siyang parang tipo na siguro ano niya yun eh. Skills niya kasi na meron yun eh. Pero isa sa mga bagay na nakita ko kay Abjan Lee, marunong siya ano eh, makisama at mapagkumbaba talaga. Kahit grabe ang resulta niya, hindi niya ipapakita basta-basta. Ikaw na lang talaga mahihiya din means mo. Oo, pagwapo ka harap, naging tuta na. Oo, oh, eh syempre, gwapo pa. Gwapo yung founder natin, kaya mana rin tayo, syempre. Kaya lahat ng mga kalalakihan dito, gwapo kayo kasi Saviors Power Persistent tayo, di ba? So, again po, isa pa, eto ha, bukod sa mga sinabi rin ni Ma'am Ray na dapat meron ka sa pag-uugali o sa may attitude, eto yung isa sa mga bagay na gustong-gusto ko na dapat meron tayong lahat. Honestly po, ano yun? Yung marunong ka mag-appreciate ng mga bagay-bagay sa paligid mo. Oo. Isa yan sa karakteristik na hindi ko nakikita basta-basta sa iba. Yung kahit, yung alam mo yung parang tipo na grabe na yung dami ng learnings, grabe na yung mga tao nagbibigay ng help at saka tulong para magturo o kaya naman mag-educate, grabe na yung mga tao nasa may paligid, andyan na talaga, pero naghahanap pa rin ng iba. Pero ang nakikita ay yung mga mali pa rin kaysa sa mga magagandang mga bagay. Yung parang tipo na hindi niya na i-appreciate. Hindi ko sinasabing ikaw na nakikinig sa akin ngayon. Pero I just want na mismo na i-share na marami po akong nakita. Kaya hindi sila naging successful. You know why? They didn't appreciate kung ano yung mga bagay na meron sa kanila. Oo. Lagi sila naghahanap ng wala. Oo. Although walang pangit doon ay. Naghahanap ka ng wala. Pero sometimes, before ka maghanap ng wala, i-appreciate mo yung mga tao sa paligid. For example, appreciate mo yung upline mo. Alam mo yung parang tipo na yung nagbibigay siya sa'yo ng oras para ikaw ay turuan, para ikaw ay samahan, para ikaw ay i-duplicate. Sometimes, para ikaw ay makipagkwentuhan siya, nakasama mo siya, na minsan kumakain kayo, nakikipag-inuman. Appreciate mo yun. You know why? Kasi hindi lahat ng mga upline ginagawa yun sa downline. Oo. Yung parang tipo na minsan, alam mo yun, minsan nakukulitan ka na sa kaka-GM-GM ng upline mo. Pini-PM ka, tinatawagan ka, ina-update ka. Sometime, minsan, naaasar ka na. Siyempre, tao ka lang. Pero you just always remember, ilan ang members ng buong grupo or ng company natin na hindi ginagawa ng ilang mga uplines yun. Oo. Di ba? Kaya nga minsan eh, kumbaga parang tipo appreciate mo sometime kung yung mga bagay-bagay na sa may paligid. Lalo na yung ganito, yung Zoom. Imagine mo ha, correct me if I'm wrong. Yung ganitong tinuturo, katulad ng tinapik ni Ma'am Rain, sa labas hindi to basta-basta tinuturo or sa eskwelahan. Sa labas siguro kung ituturo to, minsan may bayad pa. Na-experience ko yung magbayad. 3,000 kaya binayad namin ni Belo dati. Oh, pero matututo naman kami. Pero still, kahit pa paano, di ba? Sa atin, libre. Di ba? Kumaga, appreciate mo siya. Whenever you have a cross line, whenever you have a co-leader, whenever you have an upline or downline, na alam mo yon na nandyan, na kapag meron kang mismo na kine-create na event, money comes to me, sa Belo. Kapag meron kang kine-create na event, andyan sila. Pag nagpapatawag ka ng meeting, umaattend sila. At the same time, may natatawag ka na grupo. Appreciate that. Gusto ko maging grateful ka. Yes, maging grateful ka. Hindi ko naman sinabi na huwag kang maghanap ng mga bagay-bagay na wala sa'yo. Pero sabi ko nga, maging grateful ka. Kasi mas maraming bagay na pwede kang makapagpasalamat
Oo, kay Lord, 'di ba, na binibigay sa iyo. Kailangan marunong ka mag-appreciate. Then never be contented, syempre. Idagdag ko na rin 'yon na bukod sa meron ka na, mas maganda i-upgrade mo pa para kahit papaano may ma-achieve ka pa ng mga bagay-bagay para ikaw ay makapag-level up, para makapag-inspire ka. Oo. Bukod sa may maganda ka ng ugali, na nakikinig ka, na sumusunod ka sa plano ng buong grupo, yung maganda mo ugali kung bakit narating mo yung estado mo ngayon, na yan, pag in-apply mo yan sa network, mas mataas ang resulta na magkakaroon ka. Plus, dagdag mo pa yung letter A na appreciate everything na nasa paligid mo. Oo, appreciate everything. Be grateful of what you have. Yes, tama si Apeng siya, di ba? Second, yung sinabi rin, belief. Ito na. Belief, it means paniniwala. Oo. Mahalaga yon para ikaw ay maging successful. You know why? Bakit maraming mga bago? Just be on open mind. Open mind there. Bakit maraming mga first-timers na sumasali sa ating negosyo na minsan bumibitaw agad? Na konting rejection lang, hindi pa nga nagsisimula, nagre-reject na kagad. Sabi nila, ay, di ko kaya. Kasi hindi sila naniniwala. Kumbaga parang nabaliw na sila sa umpisa. Pero hindi na sila naniniwala. May mga ganun, hindi natin maiiwasan. Pero still, para yan ay kumapit. Para yan ay mismo na ma-build. Para yan ay ma-mold eh. Para yan ay mismo na matulungan natin. Kailangan maparealize mo sa kanila na kailangan nilang maniwala sa sistema na meron tayo. Na yung sistema na meron tayo ay talagang nakakatulong talaga at proven and tested na talagang nakakatulong sa pagbabago ng buhay. Kailangan mapakita mo sa kanila at mapaintindi mo na itong tao na to, for example, kasi yung background niya, kung sakaling ay empleyado siya, itong ipapakilala mo ay former employee din, pero ngayon successful na sa negosyo, kailangan mapa-insert mo sa kanyang mindset na totoo yung sistema natin, totoo yung negosyo natin. Kasi honestly po, hindi po tayo nagbibiruan dito. You know why? Hindi tayo magsasayang ng 1.5 hours para mismo magkwentuhan ng walang kwentang bagay. Di ba? Kung wala naman talaga mismo na nangyayaring maganda. Kung bakit kami nandito hanggang ngayon, I'm doing the business for almost 8+ years na full-time na po. Kasi naniniwala kami na pag sineryoso namin to, pag pinagpatuloy namin ito, may mas magandang buhay pa na naghihintay sa atin. 3 years to 5 years to 10 years from yun ni ma'am siya. Nakita nyo ata yun, yung shinare niya sa At The Moment Hits eh. 10 years challenge. Sabi ko kay partner, sabi ko kay misis. Ano, sabi ko sa kanya, yung 10 years na yan, yung nakalagay sa may dream board ko na nakasabit dito sa may dingding namin. Sabi ko, kukunin ko yan. Wala pang 10 years. Challenge talaga, oo. Kasi ano yung parang tipo na naniniwala ako na pag sineryoso natin ang negosyo, meron at meron ka talagang resulta na makukuha. Yung kumbaga yung isang pangarap mo na a-unlock mo siya isa-isa. Diba ang sarap ng pakiramdam na yung nakalagay sa may dream board mo, nakukuha mo siya pa isa-isa, pa unti-unti, dahil tinatrabaho mo siya. Diba? At once na ikaw ay ganun talaga na goal-oriented or kumbaga yung mga pangarap mo gusto mo talaga makuha, yung 10 taon, sapat na panahon yun para makuha mo lahat ng mga bagay na gusto mo. Ang daming araw nun. Kailangan everyday nakapokus ka sa may goal mo. Naniniwala ka dapat na makukuha mo yun pagdating ng araw. Samahan mo ng dasal, samahan mo ng trabaho, at paniniwala na makukuha at makukuha mo. Kaya nga, di ba, yung paborito kong verse, yung Mark chapter 11, verse 24. Di ba? Kaya, sabi ko ngayon, kailangan naniniwala ka. Advice, mahihirapan ka kumita ng malaki sa negosyo pag hindi ka naniniwala. Oo, mahihirapan ka. May kwento ako dyan. May kwento ako dyan. Ito yan. Actually, nakwento to offline pa, pero lagi ko siya naririnig about sa may kwento ng paniniwala. Kwento to sa may Bible. Oo. Diba? Sa isang kwento doon, si Jesus Christ nagpunta sa may taas ng bundok. Yung mga disciples niya sumakay ng bangka para hanapin si Jesus Christ. Oo. At that time, gumagabi na. Hinahanap si Jesus Christ.
And nagkataon yung mga disciples niya, okay, nandun sa may bangka, hinahanap siya. At the same time, papunta dun sa may kabilang isla, eh biglang humangin ng malakas. Biglang kumulog. Biglang umulan ng malakas. So, syempre, yung alon, talagang alon, talaga alon. Oo. Yung talagang zero vicinity talaga dun sa may pinakadagat na, eh, nakabangka lang sila. Nakabangka lang sila. Ito ang point. Isang disipulo ang nakakita from naglalakad. Ay Lord. Eh biglang kumulog. Eh biglang lumakas ang hangin. Natakot si Pedro sa may ilalim ng tubig. Ano ginawa ni Lord God? The Lord Jesus Christ, kinuha yung kamay ni Pedro paangat. Ang sabi ni Lord Jesus Christ kay Pedro, Pedro, ang baba ng paniniwala mo. Anong gusto ko i-point? The moment na naniniwala ka sa negosyo natin, kailangan 100% naniniwala ka. Tama yung sinabi ni Rain. Naniniwala ka dapat sa product, sa company, sa upline mo, sa sistema na meron tayo. Dapat naniniwala ka 100%. Dapat naniniwala ka. Kasi mahihirapan ka dito pag hindi ka naniniwala at meron kang ano, yung parang duda sa may pag-iisip. Promise po, ako na magsasabi, kailangan mo siyang tanggalin. Kung bakit ka kumikita ng malaki sa trabaho mo, kasi naniniwala ka sa trabaho mo, sa sweldo ka. Yun siya. Bakit ka naniniwala na mismo na kailangan mo galingan sa may trabaho kasi gusto mo ma-promote ka. Promise po, pag ginalingan mo at pag naniniwala ka sa negosyo natin, ibibigay niya yung gusto mong buhay pagdating ng araw. Oo, marami na po nakapag, ano yan, nakapagpatunay yan. All you need to do is just to believe our system and our company. And then syempre, paniwalaan mo si Lord kasi gusto ni Lord na maging successful ka at maging mayaman ka. Okay, huwag kang magduda. Huwag kang maging katulad ni Pedro. Kailangan ikaw ay 100% belief. And then lastly, yung commitment. Ayan. Ito na yung commitment. May napanood ako isang video. Baka napanood nyo na yon. Alam nyo ba yung pelikula ni John Wick? John Wick. May nakapanood na ba nun? John Wick 1, John Wick 2, John Wick 3. May John Wick 4 na nga eh. Ngayong April ata. May manonood yan pagkaano. Actually, yung tao na yon, meron siyang 100% commitment. Na kapag meron siyang gusto, they do whatever it takes. Kahit harangan man ng isang batalyon na maraming mga alagad, talagang kukunin niya talaga kung sino talaga yung kailangan niyang kunin. Oo, yung parang sinabi niya, no? Yung sinabi ni Applying Ram Cordova, di ba? Yung lagi ko natatandaan yun, kay Applying Ram. Pag ginusto kita, pwede kang tumakbo, pero hindi ka pwede magtago. Kasi parang tipo na gusto mo siyang kunin eh. Ganun siya. Kailangan sa negosyo ginagawa natin, meron kang 100% commitment. You do whatever it takes. Yung sinasabi ni Ma'am Rain kanina, yung about doon sa yung sa may travel incentives, at mismo lagi ko sinasabi, pag nagpapa-travel incentive ang upline, or kaya naman pag nagpapatawag ng meeting ang upline or nag-gathering na upline, you do whatever it takes na kailangan nandun ka. Yes, kailangan nandun ka. Kasi bakit? Hindi naman magpapatawag ng gano'n ng upline kung hindi naman importante. Kailangan isinisiksik mo yung sarili mo na makasama ka kasi nga ikaw ang isa sa mga leader ng buong grupo at i-build. At pag the moment na 100% ang iyong commitment sa iyong ginagawa, promise kaibigan, magiging successful ka. Wala po akong nakita na naging successful na Ningas Kugon. Sa umpisa lang magaling. Pero pagdating ng gitna, nawawala na. Wala po akong nakitang ganun po. Kaya kailangan talaga, from the very start, katulad ng sinasabi po namin, from the very start na sumasama ka sa ating gathering, okay, ipagpatuloy mo siya. Lalo na, kahit wala ka pang resulta pa ngayon, wala ka pang grupo, pag ginawa mo yung anim na lagi namin tinuturo, kahit ito na lang, dito ka mag-commit every month, ito gawin mo yung anim. Okay, ano yung anim for the sake ng mga first time na hindi pa nakakaalam? Una, pag nilagay mo rito yung commitment mo, ha,
Una, regular attendance of Zoom gathering at training natin. Yes. Lagay mo yung commitment mo dyan, kaibigan. Marami kang matututunan at magkakaroon ka na maraming kaalaman. Pangalawa, use the product. Commitment sa paggamit mo ng produkto. Siyempre, pag ikaw ay member ng negosyo, kailangan talaga medyo gumaganda ka at gumagwapo ka. Di ba? Oo, kasi ginagamit mo na yung products eh. Tsaka nagiging malusog pa yung katawan mo, lalo pagka umiinom ka ng mga food supplement. Use the products. Pangatlo, na kailangan mo na gawin, commitment mo, push the products. Oo, push the products. Paano siya ipopush? Kung sabi ko nga, kung nagtatrabaho ka, ilabas mo lang yung coffee mo, ilabas mo lang yung vitamin C mo, ilagay mo lang yan sa may lamesa, sa ibabaw, at hayaan mo na nakikita ng mga katrabaho mo at ipakita mo na ginagamit mo, iniinom mo, or umiinom ka ng kape, may magtatanong. Kasi ikaw yung endorser eh. Ikaw kasi yung model eh. Ganun siya, may magtatanong sa'yo. At pag may nagtanong, paano yan, or ano ang benefits na, hindi sasabihin mo, doon na sa may box. Yes, kaya pangatlo, use the products. Pang-apat, maintain 62.5 NUC points. Commitment mo dapat na ikaw ay nagme-maintain or bumibili ka ng product na worth of 2,500 every month. You know why? That is prerequisite for the major awards ng ating company upang ikaw ay ma-awardan. Marami po kasi akong nakita na gustong umakyat ng award ng ating company. Eagles Club, Car Achiever, Fast and Furious, Millionaires Club, International Top Earner. Yes, qualified na sila sa peers. Yes, qualified na sila sa may income. Yun nga lang, kung bakit hindi sila ma-awardan, you know why? Hindi sila nagme-maintain. And that is the biggest mistake ng ilan sa mga leaders na hindi ine-educate yung kanilang mga members na kailangan may requirements na mag-maintain. Eh, ginagamit pa rin naman nila yung products eh. Tsaka at the same time, di mo yung problema pagkan pinapush mo yung products. O kaya naman, yung ginag-grocery mo sa family mo, eh, dito mo na lang ibili, di ba? So nakamaintain pa yung account mo. So pag na-target mo yung major awards, hindi mo problema maintenance. Lagi kang qualified. Di ba? So again, maintain 2.5 or 2,500 every month. Number 5, go to the awards. Kaibigan, mark my word. Saglit na naman yung ating topic pero gusto ko to i-DN. Kung bakit po napaka-solid ng network ng isang leverage na upline. Kung bakit po kumikita ng malaki ang isang leader or isang organization. Kung bakit po napaka-solid nung organization ng isang upline sa ating company. Hindi lang sa akin, marami pa. Kasi lahat ng mga downlines nagtatarget ng awards. Yes, dapat may commitment ka na i-target mo ang awards. Kailangan may commitment ka na mismo na every month, pagka nagpapatawag ng monthly top earner, andun yung pangalan mo. Hindi ka dapat, hindi tinatawag. Kailangan andun ka. Kailangan nagpe-perform ka. Kailangan yung parang tipo nagpapakitang gilas ka. Hindi para sa upline mo, ha? Para sa mga downlines mo. Yun siya. Kailangan yung parang tipo na you go to the awards. Kasi galing po sa ating mentor of all mentor, pag ang mga downlines mo or organization mo ay nakafocus sa awards, trust me po, napaka-solid ng network na mabibuild mo at income na ibibigay para sa'yo. Number 5, go to the awards. Number 6, invite. Ayun na. Siyempre, invite. Kaya like what I said, pag ikaw ay gumagawa ka ng GC Messenger, pag ikaw ay nagpapakausap ka ng invite mo sa upline mo, pag ikaw ay nag-i-invite or nag-refer ka ng tao sa upline mo, dapat may commitment ka, dapat consistent yun. Hindi pwede na ngayong isang linggo, isang beses ka lang magpapakausap. Sa susunod na linggo, minsan wala pa. Sa susunod na pangatlong linggo, isang beses lang ulit. Paano ka makakapagpasali kung sakaling patay-sindi, ang ginagawa mo, hindi pa tuloy-tuloy. Wala kang commitment. Kailangan talaga tuloy-tuloy. Kaya nga lagi po namin sinasabi, to all new members or kahit mga leaders na, pag gusto mo magkaroon ng resulta or ma-hit ang international top earner or kahit top one ng saviors or hits international, trust me, bigyan mo ng kota ang sarili mo. Oo, anong kota? 10 tao kakausapin every day. Commitment mo yan sa sarili mo. Promise, may mararating ka dito. Yes.
Kasi the moment na ikaw ay bago, kailangan mo talaga siyang gawin. Bigyan mo ng kota ang sarili mo. You know why? Hindi siya para sa amin, para siya sa'yo. Kasi kung hanggang ngayon, ginagawa pa rin naman namin siya, hindi nga lang ganun na katulad nung dati. Kasi nga, ang sa amin ay build, binibuild na lang, nagbibuild na kami ngayon ng mga lines. Pero para sa'yo, para makahabol ka sa resulta na meron sa amin, magkaroon ka ng massive network, wide organization, kailangan mo mismo na bigyan ng kota ang sarili mo na kakausapin everyday. Yes. Manggagaling man sa ipapakausap mo o magagaling man sa personal mismo na kakausapin mo, pero still kailangan na kausap 10 tao everyday. Pag ganun ka mag-isip at ganun yung mindset mo, I promise, ako na magsasabi, hindi mo mamalayan ang mga downlines na nawawala. Hindi mo mamamalayan yung mga downlines na hindi nakikinig sa'yo. Hindi mo mamamalayan or iintindihin yung mga downlines na acne sa'yo. You know why? Because marami kang lines, marami kang tao na matututukan at tuturuan at hindi lang sila ang tao mo. Oo. Kung bakit lang minsan nagiging acne ang downline sa atin, kasi akala niya siya lang ang downline mo. Yes. Kaya minsan, yung upline, hoy, sinusuyo yung downline. Ay, sige na. Honestly po, hindi siya dapat. Kasi mas maganda nun, as bilang upline, maging role model ka na dapat marami kang tao. Na dapat ikaw ay kumakausap ka ng marami, marami kang linya, marami kang directs. Para pag dumating yung time na nawala yung downline mo, at meron ka pa ni bagong tao ipapalit. At the same time, meron kang leader na mismo naging acne sa'yo. At least isi-set aside mo siya, hindi may bago kang tao na tututukan. Kasi nga again, ang network po ay naka-build talaga na parang puno. Yes, opo, puno. Diba mayroong apat na season ng puno? Taglagas, tagsibol, taglamig. Ano to? Taginit ba? Basta apat na season yun. Diba may panahon na taglagas? Hindi talaga may iwasan yun eh. Sa isang puno, diba? Oo nga, tagsibol, taglagas, taglamig, tagulan. Basta ganun siya. Basta may apat na season yun. Di ba minsan, ato ito, meron namang season na kahit hindi mo inaasahan, yung parang tipo, ang dami pa rin mga dahon at saka bunga na ibibigay at merong mismo na dahon na lalabas sa may puno mo. Ganun siya. Ang network, ganun lang din po. You just always remember, para kang puno. Hindi talaga may iwasan na hindi ka malagasan. It's very normal. Kailangan mo siyang matanggap, kailangan mo siyang ma-accept. Pero kung sino yung mga tao nandyan, kailangan mo silang ma-build. Pero ang importante, kailangan lumawak ang ugat mo. Dumami ang organization mo, dumami ang linya mo, dumami ang leaders mo para hindi mo maramdaman yung mga taong nawawala. You know why? I've been there on my entire network years. Naranasan ko po siya. At no exemption po, mararanasan mo din yun. No exemption po. Binibigyan na kita ng heads up, binibigyan na kita ng konting idea na sooner or later, yung grupo mo na meron ka, trust me po, hindi lahat yan sasabay. Pero ang pinaka-importante, ikaw na ang ugat. Mawala man ang dahon, mawala man ang sanga, pero ang ugat dahil nandyan, tutubo at tutubo at tutubo pa rin yung sanga, yung dahon, at mamumunga at mamumunga at mamumunga ka pa rin. Hindi na bali mawala yung sanga mo, mawala yung dahon, mawala yung bunga, pero pag ang ugat nandyan pa rin, buhay pa rin yan, tutubo at tutubo at tutubo pa rin yan. What do I mean? Mawala na ang lahat, wag lang ikaw. Huwag lang ikaw. Kasi darating yung time, ikaw pa rin naman talaga ang lilikha pa rin ang sarili mong grupo at papangalanan mo yan at papakilala mo sa lahat. Oo. At syempre, commitment mo rin syempre sa upline mo. Don't forget about that. Kaya nga sabi ko nga eh, kung meron man time sa yung upline mo na ikaw ay i-mentor at ikaw ay i-build, just cherish that moment. Pero honestly, before I end, before po ako mag-remind, sana gawin ito ng mga newly members like what I did nung ako'y bago. Huwag mong hayaan na ang upline mo lang ang gumagawa ng lahat. Huwag. Kailangan samahan mo siya
kailangan sabayan mo siya at obserbahan mo paano niya ginagawa. Kasi sooner or later, kailangan mong gawin or matutunan yung nagagawa niya para ikaw ay lumikha na mas malaki mo pang grupo. Mm-mm. Kumaga, ano man siya eh, pero totoo siya eh. What monkey see, monkey do. Oo, kung ano yung nagagawa ng iyong upline, tingnan mo, panoorin mo, obserbahan mo, kopyahin mo, gayahin mo. Pero sooner or later, ikaw na rin ang gagawa din nun para sa sarili mo rin network. Diba? And then guys, yun po yung ating ABC to success. Ngayon, as of now, I hope na sana marami po kayo natutunan. And then, I hope na sana meron kayong mga na jot down notes dyan. Ako po ay magre-remind na lang din naman po. I highly appreciated po yung mga nakikinig po sa atin. Alam mo yon, kahit kayo ay nagpapahinga galing sa may trabaho, kahit kayo ay, alam mo yun, kumakain, kahit kayo ay nasa inyong kanya-kanyang mga bahay, lahat po yan, appreciated po namin. Ganyan ka-convenient ang negosyo natin. Kasi kahit nasa bahay ka, natututo ka, kaysa naman manood ka na ng TV, di ba? Papanoorin mo lang yung mga sila Cardo, di ka na makikita, dito ka na lang. Oo, sama pa yung mga downlines mo at the same time, may matututunan ka pa. Di ba? So again, share screen ko lang po ito, saglit na lang po ito. Remind ko na lang din po. Yan. Reminders po. So, ay, patama. First, syempre, meron po tayong promo. Okay? So, alam naman po natin, sa lahat po na magkakaroon po ng One Direct for this March 2021, kayo po ay entitled para magkaroon ng Hits Face Mask. Yes! So, congratulations po sa may mga bagong direct na po. You are entitled para magkaroon ka ng Hits Face Mask po natin. So, malalaman po natin yan at the end of the month para ibigay natin yung ating mga reward. Okay? Ang makakapag-direct naman po ng 2 directs sa loob ng isang buwan, you will get Hits Customized Cup. Okay? Na-embroid ang ating logo at ang ating pangalan. Nakalagay yan sa may kaliwa. So, naka-embroid po yan. So, customized po yan. Sa lahat po na may 2 direct, you will have it for free. Galing po sa akin. Okay? Then, pag ikaw naman ay meron kang 4 na directs, ngayong March 2021, you will get Hits, okay? Army na t-shirt. Customized po yan na galing po sa atin. Kumaga, ano yan, magagamit nyo po sa ating network, sa ating grupo, sooner or later. And then again, this is not for sale. This is for the one who deserve na magkaroon because meron silang na-hit na requirements at meron silang ano, meron silang nakuha or nagawa na ano mo yon na kung bakit nila narating ito kasi they deserve it syempre kasi bibigyan natin ng reward ayan siya. So sa lahat po na may mga 4 directs na congratulations, you will get Hits Army t-shirt. And then Iwas Tula sa Pasko, okay, is open for all. So again po, ito hindi to updated kasi yung laptop ko kasi pina-format ko po kanina, bukas ko siya makukuha. Pero still, sa lahat po ng mga members po natin na gusto pong sumama sa ating proyekto po na ito, ikaw po ay aming malugod na iniimbitahan at the same time natutuwa po kami na ikaw po ay kayo po ay sasamahan kami. Kasi maganda po ito para pagdating ng December 18 sa ating Hits Christmas Party, tayo ay maraming salapi. Bukod sa meron ka ng income sa iyong trabaho, meron ka pang bonuses, may income ka pa sa binary, at Unilevel sa ating account, meron ka pang savings na pang iwas lula sa Pasko at the same time, pang handa mo sa family mo. Di ba? E di yung kikitain mong pera pag pinagsama-sama mo, kasama pa itong iwas lula sa Pasko challenge pa po natin, e di may panglabas ka na ng bago mong resulta. Di ba? Para susunod, sooner or later po, ang dami pong maglalabas ng sasakyan sa buong grupo natin. Kung meron ka ng sasakyan, additional naman din po na property. Di ba? Additional na condo, additional na house and lot, o kaya kung gusto mong bumili ng lote, pwedeng-pwede. Ang mahalaga, natuturuan, na-educate natin ang ating mga kasamahan na kahit papano sa ating mga kinikita ay meron tayong natatabi. Sabi nga nila, di ba? Kumbaga, hindi importante kung gaano kalaki ang kinikita mo. Ang importante, magkano ba ang naitatabi mo sa kinikita mo. Yun siya, di ba? So again, that is the Iwas Tula sa Pasko.
If you want na mismo na maka-join po dito, PM mo lang inyong upline para po kahit papano, ikaw ay ma-add namin sa GC. Okay? And then next, equal opportunity for all. So again, we introduce to you the HD jacket or HEETS Dragon Jacket customized. Embroid po yan from the front. And then sa may likod, embroid din po yan ng logo natin sa HEETS and the same time ng pangalan mo sa likod. Actually po, nung nakita po ito ng ating mga leaders at saka members ng ating pictorial, ako na po magsasabi na napakaganda po ng ating jacket. The moment na suot-suot mo po ito, hindi mo siya parang tipo na ikakahiya kasi napakaganda sobra at mamahalin po yung tela. Syempre, 'di ba? Kasi reward ko 'yan para sa iyo na naka-achieve niyan. At the same time, may pangalan pa. Na the moment na suot-suot mo 'to, iba 'yung dating mo. Uulitin ko po, this is not for free. Oo, parang mayor, di ba? This is not for sale. Okay? Pero ibibigay ko po ito, full pledge po sa mga tao makakakuha ng aking requirements. Ano po yung requirements for the sake ng mga first-timer? Okay? Tatlo lang ang aking requirements. Una-una, kailangan naka 15 headers club ka. Kung naka 15 headers club ka, check. Pangalawa, 3 months. Okay? 3 buwan ka dapat na Xavier's Best Director. Yan. So again, kung ikaw ay bago, sisiw lang sa'yo ang pagiging Xavier's Best Director every month. Lalo na kung lagi mong kota sa sarili mo, 10 taong kakausapin mo. Di ba? So pagka lagi kang Best Director, check. And then lastly, pangatlo, okay? 3 months ka dapat na Xavier's Top Earner. Yes, hindi po sa HEETS. Kasi already makukuha mo ang Top Earner ng HEETS pagka Xavier's Top Earner ka. So Xavier's Top Earner ka within 3 months. And then, once na ikaw ay nakakuha ng aking requirements, bukod sa kumita ka na, bukod sa naka-awardan ka na, okay, bukod sa na-inspire mo pa yung mga downlines mo, nakilala ka pa sa buong grupo, at the same time, fast and furious ka pa ng ating company or international top earner ka, meron ka pa sa aking free customized HD jacket na embroidered ang pangalan mo. Di ba? At napakaganda at pwede mo mismo isuot. Ikaw bahala kung saan mo siya isusuot. Pero the moment na meron ka niyan, iba dating. Para kang international top earner ng ating kumpanya. Oo, ganun siya. So again, sa mga magta-target po nito, welcome po. Don't worry. Ganyan na ganyan po yung jacket po na ibibigay ko po para sa inyo. Customize sa may pangalan mo. Okay? So, sino kaya yung una-una makakakuha? Yan. Let's the challenge begin. Di ba? Then, HEETS Mentor. So, ayan po ay aking regalo at munti pong gift para po sa ating mga mentorship po ng mga nagtuturo. So, bukas daw po, i-deliver na yan. Yay! Hinihintay ko na lang din po. Yan. Then, eto naman po, as bilang uniformity ng ating grupo, gusto ko pong ipaalam po sa ating mga newly member, if na hindi ka pa naka cover photo ng HEETS at hindi ka pa naka-ad frame ng HEETS pinalakas natin, I hope na i-call attention mo ang upline mo para ikaw mabigyan ka ng cover photo image at the same time ng ad frame na pang profile picture. You know why? This is para mismo ikaw ay maprotektahan na hindi ka naggambalain ng iba pa. Yun, ganun siya. Because you are protected on our grupo na. And then sabi nga, once kasi na hindi ikaw nakaganito, marami mag-PM sa'yo, marami mag-a-add sa'yo. Yan, kasi on the online world, meron kasi tayong mga, anlawa kasi na market eh. So pwede kang ma-i-add ng kahit na sino, pwede kang ma-PM. Pero the moment na makita nila sa iyong profile picture na ikaw ay nakalogo ng HEETS Pinalakas at meron kang cover photo ng HEETS International, hindi ka na nila pagdadalawang, hindi ka na nila pag-iisipan pang EPM. You know why? Because you are a member already ng Xavier's Power for System powered by HEETS International na. Okay? So again po, kung ikaw ay member, kung ikaw ay leader at may mga newly member ka, if you want na yung downline mo ay maging protected at hindi na sila i-chat ng iba pang mga cross lines or ibang company pa, I highly recommended po na turuan mo silang mag-cover photo at mag-add frame po. Yes, opo. Kasi you know, hindi natin kontrolado ang buong online. Baka may nag-PPM sa mga downline mo. As bilang command
gusto ko maging protected ang lahat ng ating mga members dahil sa ating cover photo at ad frame. Okay, docs? Then next, HITS International Private Group page. I hope na sana kayo ay naka-add po dito kasi dito po tayo nag-upload ng mga pictures, videos, updates, at saka promos. Yan. Pagka ikaw ay may account na, so mas maganda naka-add ka dito. And then, syempre, the moment na ikaw ay member na, don't forget to invite, syempre, ng mga downlines mo na naka-encode na rin under your organization. Madali naman sila natin makikita agad kung hit sila kasi naka-add frame na sila at naka-cover photo na. Okay? Kasi from time to time, sinisilip ko naman yan para i-confirm. Then, Saviors Power for System, yan. Meron tayong cover photo na HITS International, kaya hindi ka mawawala. Yan po yung ating grupo. Ito is open for all. Pwede mong invite dito yung mga prospect mo, yung mga follow-ups mo, yung mga members mo, leaders mo. Kasi dito po tayo mismo nagtutulong-tulong mag-post regarding to our business. Kaya kung meron ka ritong mga prospect from your Facebook, don't forget to invite them. 20 to 30 person every day. Yes, opo. Para kahit papano, makita nila or magkaroon sila ng idea about Saviors Power for System. Okay? At the same time, kung ikaw ay bago at wala ka pa namang ma-post, don't forget to copy and then save the picture na makikita mo sa Saviors Power for System group page natin and then paste mo sa may timeline mo. Para kahit papano, meron kang pang-post para may pang-curious ka. Okay? And then, don't forget to like, comment, mention the name of your prospect, syempre. Para kahit papano, updated sila sa iyong mga pinopost. Okay? Then, don't forget to create the GC Messenger kung ikaw ay nasa malayo, like probinsya, at ikaw ay nasa ibang bansa. Don't forget to do that para kahit papano, natutulungan ka at nababackupan ka ng iyong upline. Yes. Please do make sure na mas maganda na the moment na mag-create ka ng GC Messenger, sendan mo ng videos ng mga video links natin at mapanood ng iyong prospect yung ating mga open mind video at yung ating marketing plan at yung One Impossible para before na mag-video call at least napanood na ng prospect mo about Saviors Power for System. Okay? And then, syempre, do video call for closing and buy, syempre. Again, persistency is the key. Bawal po dito ang ningas kugon. Ano yun? Sa umpisa lang magaling. Pag sa gitna, napagod na, ayawan na. Kailangan po dito tuloy, 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 tuloy lang. Okay? Then, yun. Sa ating YouTube channel, yung sinabi nga po dito ni Ma'am Rain po kanina, maswerte tayo kasi meron po tayong ganito. Kung meron kang mga downlines na hindi nakaka-attend sa ating oras ng ating Zoom gathering, meron tayong mga videos na ina-upload. At the same time, pwede nilang mabalikan. I hope na sana na i-share nyo sa mga downlines nyo po yung ating mga videos, yung ating mga links po para pumabalikan nila. Especially yung mga updates po sa dulo, mapanood nila. Napaka-importante po yun para kahit papano, nakakasabay pa rin sila. And then, please do make sure po na subscribe. Okay, and then click the ring bell button para updated ka sa lahat ng ating mga ina-uploads. Again po, ginawa po natin ito para po makapag-educate po tayo ng ating mga members kahit nasa malalayo po sila at kahit hindi po sila makasabay po minsan sa ating gathering, at least nakakapanood po sila ng ating mga Zoom gathering. Okay? Then, andyan din po yung ating mga videos sa pang-open mind. Ibabrowse mo lang po. Okay, ibabrowse mo lang. Nandyan na po lahat yon. At the same time, pag may desire ka na gusto, click mo lang yung video, click the share, copy the link. Yan, copy the link, and then paste mo sa may GC Messenger. Pero ang nare-recommend ko po dito ay isave nyo po yung mga video links po sa inyong notes para copy-paste na lang po ang gagawin nyo every time na meron kayong kausap para mabilis nila po na mapapanood. Ganun po siya. Okay? Then, HITS Team Building. Okay? Alam naman po natin na magkakaroon tayo niyan. 11 days na lang po. Malapit na. Okay? So, syempre, for the benefits of the doubt ng iba po na hindi pa po nakakaalam ng ating pupuntahan, gusto ko lang po itong i-play. So, guys, watch this video.
Yung, yun po yung ating kids team building na gaganapin po on March 21, 2021, sa Saturday na po ito, ah, March 20 po rather, hindi ko lang po siya na-edit kasi ano po ito, PowerPoint 9, March 20, 2021, Saturday po yun, okay, at Philip Sanctuary Antipolo Rizal. So meet up place po at West Insula Building. Kaya po siya 5 a.m. kasi alas 8 po ng umaga dapat andun na. Yes po. Oo. Then yan po, 1,500 po per head. Okay? Kasi nga gagamit tayo ng place. Meron tayong mga courses po. Andun po yung, andun yung mga pagkain din natin. Meron din po tayo doon na bonfire. Meron din po tayo doon na mga simpleng salo-salo, inuman. And then meron tayong overnight din po doon. Sa mga gusto po mag-stay at matulog, pwede po doon. Tapos umaga po ang uwi. Pwede rin naman po yun. So Saturday po yan, March 20, Saturday at Philip Sanctuary. I hope sana makasama po namin kayo doon kasi isa po ito sa malaking project po ng ating grupo upang mas solidify yung buong grupo natin at makilala natin ang bawat isa. Especially po yung mga nasa Metro Manila at malapit. I hope sana makasama po kayo sa amin para po kahit papano tayo ay makapag-bonding bukod po sa magkakaroon tayo ng team building. Napakasaya po nito. Huwag kayong mag-alala. Yes, di ba? And then, tapos na yan. Yung sa ating Friday po, sa ating Saviors Business 101. So on Friday, invite po tayo 1:1. So I suggest po na mas maganda may kasama ka para may downlines ka na nakakapakinig ng training na napapakinggan mo, syempre. And then lastly, my favorite verse, again, yung sinabi ko po kanina, about po dun sa may belief. Whatever you ask in prayer, believe that you have received it, and it will be yours. Mark chapter 11, verse 24. Every morning, I suggest mas maganda halos karamihan po sa ating mga nakakapag-pray. Diba? So, balik na ako dyan. Ayun, maraming salamat po sa ating mga nakapakinig po ngayong gabi. Okay, and then syempre before we end, tayo po ay magpipray at saka picture na lang din po. So tawagin ko lang po muna si Ma'am G. Mirabel. Ma'am G, are you there? Yes,